Drop your pinakamatapang na ginawa sa school. Story time! So, bibilisan ko lang kasi mahaba itong kwento na to. So, yung pinakamatapang na nagawa ko is, dinate ko yung prof namin sa programming. So, yes, nag-date kami. Naging biggest controversial issue sa school namin kasi marami nagkakakrush sa kanya and at the same time, muse ako sa school namin that time. So, nung nag-date kami, ang ginawa namin is pumunta kami sa Glorieta, nanood kami ng movie na The House of Us ng Katniel. Kaya naging magjo tawagan namin nun. And yes, pinili namin talaga na sa Glorieta pa kami manood kasi sobra kami nag-iingat. Ayaw namin makakita sa amin na taga-school or kakilala namin. Partida yung school namin is katabi nun is malls lang, Trinoma tsaka SM. Tapos yun nga, marami na nakakalta. Kahit never kami nagpahalata or nagbigay ng clue sa kung anong meron sa amin. And the funny thing is, yung ex niya kasi dun din nag-work as professor that time. Kaya lalong naging matunog yung issue sa amin. Like for part 2! So yun na nga, fast forward, December na. So pupunta ako ng Hong Kong noon kasama family ko para mag-vacation. Then, bago yung flight ko kanabukasan, nakapagkita muna si Sir sa akin dahil may bibigay daw siyang gift sa akin. So binigay niya sa akin yung jacket na yan. So outing ko daw kapag nasa Hong Kong na ako. So nung flight ko papuntang Hong Kong, yun yung suot ko. So pag uwi ko galing Hong Kong, dun na ako nagtataka kung talagang seryoso ba siya sa akin or what. And then, pinrove niya naman sa akin talaga na seryoso siya. Paano? Eto na girl, pinakilala niya ako sa family niya ng December 30. And then, pumunta ako doon, nagbigay din ako ng gifts sa family niya. Tapos, sinabi niya nga sa akin yung plano niya na mag-resign siya sa school para pwede na kaming dalawa. Tapos, ayun na nga, December 31, after mismo ng salubong, pumunta siya sa bahay namin from Muntalban. Walang biyahe noon, pero biglang nagka-miracle. Meron siya na sakyang van papunta sa amin. Edi, ito na, ayaw kasi sa kanya ni mama that time. Oh my God, like for part 3! So, dumating na nga siya sa bahay ng mga almost 3 a.m. na ng January 1. Eh, si mama tulog na that time. Nagising na lang siya kasi ang ingay na dun sa garay kung saan yung party namin nung New Year's Eve. As ito na, bumaba na si mama. Nakita siya. Take note, hindi pa kami officially mag-jowa ni prof neto. So, sabi ko, pagbaba ni mama, sabi ko, ma, si ano nga pala, boyfriend ko. Tapos, ang sama ng tingin talaga ni mama sa kanya. Tapos, lumapit. Akala ko talaga magwawala. Alam mo, sabi niya. Kunwari, ako to si mama. Sabi niya, Happy New Year. Gumanon siya, girl! Eh, hindi nagpapamano yun si mama. Nagpamano siya dun. Kaya sobrang shook talaga ako. Sabi ko, akala ko galit siya dito. Bakit nagpamano siya? Eto na, sobrang saya namin. As in, talagang inuman kami hanggang mag-umaga. May araw na, umiinom pa rin kami. And then, dahil nga umaga na noon, New Year, wala naman siya masasakyang pauwi. Doon ko na siya pinatulog. Nagpaalam naman ako. Magkatabi kami. Pero wala nangyari. Siyempre, mga baklag to. So, umaga na, nashook ako. Sabi ni mama, may pupuntahan kami. So yun na nga, ginising kami ng mama. Ang sabi niya, pupunta daw kami ng simbahan. Para magsimba kasi New Year. And then, slightly wish ko din kasi talaga yun na sana makapagsimba kami dalawa nang hindi kami nagtatago. Kasi nga, tulad ng sabi ko, kada lalabas kami, kailangan sa sobrang layo pa namin pumunta para walang makakakita sa amin. And then, pag uwi namin galing simbahan, another set na naman ng inuman, girl! Nagkainuman sila ni mama, naging sobrang close talaga sila. Sobra siya nagustuhan ni mama kasi nakilala siya personally. And then January 2, sabi niya kay Sir, sumama siya sa amin sa Tagaytay, ipapakilala daw niya siya doon sa mga ate ko. Ang galing siya na nag-insist, di ba? And then yun nga, na-meet niya yung mga kapatid ko, gustong-gusto siya lahat. And then after ng Tagaytay, sa amin siya ulit umuwi, doon siya natulog. Nilagnat naman ang bebe ko bigla, nilamig yata sa Tagaytay, so doon na naman siya nag-sleep, inalagaan ko siya. Sobrang saya kasi wala na kaming problema both sides sa family, school na lang talaga. Eh kaso, nakakatunog na ang school. Eto na, girl! So yun na nga, good morning, no? Marami na nakalata sa school. Dahil sa pinost ko na picture na to, itong kamay. Pati yung mga paa. Maraming naging detective ko nang sa school nung time na to. Dahil yung mga co-workmates ni Sir, eh nakikita siya, nagba-basketball siya. Coach kasi siya sa amin, assistant coach ng varsity namin. So marami talagang nag-insist na siya daw yun. Eh siya naman talaga. So, dumating na kami dun sa point na talagang sabi namin, ilang months pa kasi bago siya makaalis sa school. Dahil January that time, and then syempre, March ang ending ng school. Kailangan na namin mag-isip ng ibang way. So, ang naisip namin is gumamit ng ibang tao as front na girlfriend niya and boyfriend ko. Which is sobrang ironic, pero I'm happy kasi merong mga tao ang tumulong sa amin that time. Tapos, yung ex, todo pa kailang, ito na. Nag-chat na ako sa kanya, girl, kasi hindi ko na kaya talaga yung pangingialam niya. 18.
Wala naman sana akong planong i-chat tong si ate girl niyang ex, pero sobra na kasi talaga. Kasi ang ginawa nila, binlock me nila yung dalawang college friend namin na nakakaalam about sa amin. Ang sabi nila, pag hindi daw nila inamin kung sino yung girlfriend ni sir, ibabagsak daw sila. Ganon sila kalala para lang malaman kung sino ako. Since pinopost na or pinopost at ini-story na kasi ko ni sir pero hidden lang. It's either kamay ko lang or basta hindi kailangan malalamang ako yun. Or sobrang hirap mama na-recognize unless sobrang kilala mo ko. Chat ko, post to read. Napikon na kasi ko, sobrang nilang inakawawa yung jowa ko nung time na yun. Porket hindi nga pwedeng umamin or may tinatago kasi talaga siya. And bala ko naman talaga magpakita sana sa ex niya kung nag-reply. Eh kaso hindi, takot. And then eto na, March na, nakapag-resign na siya, girl! Last week ng pasok namin, parang medyo nagpapahalata na kami. Like, sinusundo niya na talaga ako. So last day of school namin, lumabas kami ng mga classmate ko. Nag-KTV kami, tas nasyok ako sa sinabi nila. Sabi nila, matagal na daw nilang napapansin na may something sa amin ni sir, pero kahit daw marami nang nagsatanong sa kanila from other section, pinagtatanggol na nila ako ng palihim. Kaya sobra akong na-flattered, na-overwhelmed ako lalo. Then yun na, end of school na March, pero hindi pa kami agad umamin. Reveal niya na ako! Ayan yung post niya noon. Grabe, ang daming nag-comment. Pero mas nasyok kami sa dami ng mga nagsumuporta sa amin after coming out. Ultimo yung ibang teacher doon naka-work niya before, bigla talaga nag-chat sa amin na sumusuporta kami sa inyo, na ganito, ganyan-ganyan. Nakaka-overwhelm, sobrang tumatalon kami sa saya noon. Para kami nasa cloud 9, ganun yung feeling. And then, ayan na, nagsenti-senti na yung ex, hindi talaga matanggap. Parinig dito, parinig dyan, bitter! Pero syempre, dapat mabait lang tayo. E di nakapag-out na kami, finally. May mga girls and other students na nambash pa rin sa akin kasi daw, bakit daw paligoy-ligoy pa kami, ba't di na daw namin inamin agad? Eh, ginawa lang naman namin yun para protektahan yung isa't isa. Una, ayaw naming ma-terminate siya and ayaw niya rin, alam mo yun, may mangyaring hindi maganda sa akin doon sa loob. And then take note ha, simula January nung nalegal kami, doon na siya natulog and may mga nangyari kasi na scenario kaya nagsunod-sunod yung days na doon na siya nag-sleep hanggang sa nakapag-out na kami. Technically, nag-live-in. And then, nung magdidibu ako, almost lahat siya na nag-asikaso. Kumbaga, ako lang yung tagapili kung anong choices ang gusto ko. Ganon. And then, after kong magdibu, parang sa family kasi namin, kapag nag-eating ka, pwede ka nang umalis ng bahay or mag-rent, tumira mag-isa, ganon. And yun na nga, nagsama kami. Pero di naging madali eh. Sobra. Hindi madaling magkasama kami sa bahay noon. Ang dalawa lang kami kasi ayaw na naming maghiwalay. Sinisepang sa ko pag umaalis siya. As in, ewan ko ba, ba't ganun? Kaya di siguro sobrang tumaba ako noon kasi sobrang saya ng puso ko that time. Until now naman, syempre da. And then, lahat ng mga first time sa mga nag-live-ins, doon namin talaga na-feel na experience, na encounter, na parang ganito pala, no, yung time na magpupundar kayo ng gamit, kung sino yung mag-grocery, or bibili kayo ng sabay, yung mga ganun, sobrang nakakilig. And take note kasi siya, parang nasa settling stage na siya, and then ako, parang normal lang kasi teenage, 18 lang ako. By the way, 24 lang siya that time, and 18 ako. Nagkakilala kami noong 16 ako. 2018. Eh kaso, hindi talaga masaya yung ex ng mga nakikita niya sa amin eh. Hindi ito na. So, yun na. We started living in 2019, January. And then, 2021 na ngayon. So, yes! Kami pa din. And kaka-anniversary lang namin niya. Si January 8, 3 years. Ito siya. Ayan, may pinunta kaming kasal niyan. Isa to sa mga patabong picture namin sa SM nung nag-withdraw kami pareho. And then yun nga, wala na siya dun sa school, pero dun pa rin ako na grade 12. Eh, since tumaba nga ako dun, girl, inisyo naman ako ngayon ulit. Buntis daw ako. May isa pa siyang ex ang sabi sa kanya, pinikot ko daw siya dahil buntis nga daw ako. Nagsalimpuwersa ang mga ex. Tapos natahimik sila nung pinalitan ni sir yung apelido ko sa Facebook. Ginawa niyang apelido niya. Ayun, dami nagtanong sa akin kung kinasal na daw ba kami dahil nga daw buntis ako. Ganun-ganun, shit eh. Tapos nakikita talaga nila lagi ako kumakain ng mangga doon.